Kasi ang daming bunga ng ano nila, rambutan. O, di ba? Kita nyo yan, ayan yung rambutan. Ito yung puno lang yun. Ano ba kung maano ka dyan? Huwag ka munang huwag. Ano ka? Kailangan ba namin? Ano? Huwag ka dyan. Ay! 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 Ang dami niyang bunga, oh guys. Pinutan na kasi ang sumasabit sa may ano, bintana dun sa kabila. So yun nga, dahil tapos yung pageant, so nag-celebrate lang kami konti dahil pawin na kami bukas. Yan. Salamat sa mga inyo guys. Ayan, nagpa-inom sila. So yun nga mga kayam, today's video yan, andito ako ngayon sa Bayongbong Nueva Vizcaya dito sa may Jollibee dahil dito nga ako susunduin. So hindi na ako nakapag video sa aking pagpunta dito dahil nga medyo mahiluin ako sa biyahe, nagsusuka ako. So ang ginawa ko, nung punta ko ng Nueva Vizcaya is punta ko ng 9 o'clock dun sa may paradaan sa may Bagsakan. So ang tagal ko nagantay dun, halos antukin na talaga, kundi may nakilala din ako dun, nakasabay kong pumunta dun sa may puntahan ko. And then yung first trip is 11, di ko naabutan, sakto magdating ko doon, wala na, umalis na puno. So yung pang-alauna is wala din, so ang nakasakay ako is mga ano na, mga 3 o'clock na. So yung sobrang antok, kundi ko naramdaman, nakarating na ako dito sa Bayongbong. So sabi kasi ni Mother Shiba, dito ako susunduin. So yun yung mga kayawa yan, so nag-set na si Mother Shiba ng ano, ng gabit yan, then start niya ng ayos na kami candidate. So dito sa Nueva Vizcaya mga kayami, ako tagasis niya, then sabi niya gawan ko siya ng video. So habang wala pa akong ginagawa, gumagawa ko ng video. In the same time, gumagawa ko ng mini vlog para yung pagpunta ko ng Nueva Vizcaya is parang makalagay ako ng mga kung anong pinagagawa ko doon. Oh, yan, kung binibideo ko sila kung paano niya make-upan. Kasi sometimes sa kaya pag naging assistant ka sa isang make-up artist, marami ka natututunan kung paano na ginagawa yung mga ganito, ganyan. Actually mga kaya, yan, naingit ako sa setup ng kanyang ano, ng kanyang make-up, dahil lang ang ganda ng salamin, malaki, and then maraming ilaw. So someday sana magkaroon ako ng ganitong setup. Habang hindi pa natin siya kayang bilhin ngayon, so mag-iipon-ipon muna tayo mga kaya, dahil nga medyo ang pagiging make-up artist mga kaya is medyo pricey, mahirap, dahil lahat ng gagamitin mo is bibilhin mo pagdating sa brush, sa foundation, sa mga palette, lahat mo, sa mga makeup tools. Mga kayami, dahil nga pagiging makeup artist, marami na rin ako napundar. So ilang setup na din ang natapos ko sa makeup tools ko. So although wala pa akong ganitong setup, pero hindi naman papakabog yung aking ano, ang aking setup pag nagme-makeup ako ng mga ano, ng mga client ko din. So although wala man akong ganitong ano, wala man lang akong ganitong setup, someday magkakaroon ako, dahil halos mga kaya mimo, sobrang ambisyoso ako talaga. Ang dami ko napupunta yung sa pera ko sa ano lang, sa mga makeup tools, mga ganun lang mga kaya, sa mga bagay na ginagamit ko, tagi na invest ko. Ako yung makeup artist mga kaya, na walang natitirang pera, miskin na singkong duling, dahil mapundar akong tao mga kaya, dahil bukod sa makeup tools at may mga makeup brushes, makeup palette ko, mga foundation nagbibili ko, may inulugan kasi ako mga motor mga kayami. So actually yung ginagamit ko ngayong phone is ano yan, katatapos lang din. So ayan ang ating candidate. So yun lang ang aking masasabi dito sa ating makeup artist ngayon na si Mother Shiba. Yan, matagal ko nakakasama yan sa pagpapageant na ngayon kinukuha niya ako maging assistant. But at least may natutunan ako sa kanyang pagme-makeup. So ito yung ating ganap sa Nueva Vizcaya. Yan, ating kandidate na si Natalie. Yan, bilib ako sa batang tumangkaya. May alam nyo ba ang unmotivative niya sa sarili niya? Yung nakuwekwento niya kasi dahil yung mga pinagdaanan niya, yung mga hirap niya din, yung napawarkada siya. So at least ngayon bumabangon siya at lumalaban. So yun lang mga kaya, and then ito ang mga kapo makeup artist, yung talagang latagan ng gamit. Makikita nyo naman guys, sana pagdating ng araw ganito rin yung aking mga gamit. So yun nga mga kaya, nung kararating first day ko dun sa mga Bayongbong yan, so nagpractice sila sa
ibang barangay, sa ibang gym ng barangay. So yan, as you can see, ganyan lang mga kita nilang nagpa-practice doon. Ayan, so para sa production number nila yan sa mga casual. And then kung nakikita nyo dyan, ang napansin ko lang yung standout dyan, yung negra talaga, yung parang siyang Black American, pero nagagandaan talaga ako sa mga Black American. So iba kasi ang atake nila pag naayusan, siguro depende nilang sa pagdadala, pero talagang na-idolize ko yung mga ganitong klaseng baeng matangkad, medyo maitim, and then nag-standout kasi siya eh. So pagkatapos nyan dyan guys, nag-rehearsal sila ulit dyan sa stage bago mag-start ang pageant. Tell you what to do, but it's you who will know what
what is your calling. And so I would like to go back to the reason why I joined this pageant. I saw the world of pageantry as a great opportunity to promote my platforms. And as an artist, I want people to realize the essence of art appreciation, because it does not just only celebrate our culture. It defines us as Bayambangueño, and it will be our pride if we follow our passion. Thank you. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside